Ang una naming in-interview ay si Ate Nichelle na grade 12 student na nagtitinda ng mga gulay. Sunod naman namin na interviewin ay si Ate Francesca ng 16 years na nagtitinda ng mani, asin, chlorine, paminta at malayo pang ibang spices na hinahalo sa lutuin. Ating alamin kung paano niya nalagpasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Bakit mataas ang presyo ng inyong kapatid? Kasi pag mataas din yung buha namin, mataas ang buha namin. Paano may nakakapag-adjust sa mga pagbabago sa mga presyo ng Siyempre, nag-a-adjust kami sa mga sa pag-alabog. Ate, pwede po ba kayo ma-interview? Ano po yung pangalan niya? Meron po. May tanong po ako eh. Bakit mataas ang presyo ng bilhin niya? Siguro dahil sa supply ng mga hindi nakakas sa ibang lugar. Mahirap din siguro yung transport natin sa kanila. Lalo na yung mga sobrang. Okay po. Ano ang mga salik na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilhin? Siguro yung demand. Yung mga sa mga supplier din. Kasi na tinataas namin yung price kasi lang yung mga supply sa katibang ano ninyo binabalansi ang pagtas ng gasto sa iyong negosyo at ang pangangalaman ng mga okay. Siguro sa pag-iista kung halimbawa sa sibuyas, ganun. Pag tumaas yung presyo, i-limit mo lang siya. Kumbaga, pag tumaas mo ng 5 piso, kumbaga, tataasan mo siya ng piso, ganun lang. Para, sakto lang sa lahat ng aspect. Thank you po. Bakit po mataas ang presyo ng inyong mga puso? Sa ngayon po, hindi po siya mataas. Mababa po ngayon ang inyo. Meron bang ibang alternative kung mga puso? Pero hindi mo siya tina-apply kung anong pagtasan ng presyo. Depende po yan sa supplier. Paano kayo makikipag-usapan sa mga supplier upang bumaba ang presyo ng inyong mga presyo? Depende po yan.
kabuuan ng aming interview ay karamihan sa kanila ay gumagawa ng diskarte upang makabenta at matustusan lamang ang kanilang mga dapat bilhin. Dahil sa pagtaas ng bilihin, kakunti na lang ang mamimili dahil hindi ito pasok sa bulsa ng mga mamayanan. Kaya, maiging magtiwala at labanan ng mga hamon sa buhay. Kahit na mahal ang mga bilihin, ay mas pipiliin nating makaraos sa araw-araw.